Welcome to my channel. Ako si Mark Dar at nanonood ka ng Paint Varnish Tutorial. Kung bago ka sa akin channel, huwag mong kakalimutan ang mag-subscribe. I-click mo yung bell notification para maging updated ka sa mga susunod ko pang step-by-step videos gaya nito. Ayan mga kapinta, welcome back sa ating channel. Ngayong araw, mayroon tayong gagawin dito na pintuan. Ang kahoy na to ay mahogany wood yung frame at plywood yung bandeha o yung gitna ng ating pinto. So ngayon, ang gagawin natin ay dalawang klase ng paggagayak. Igagayak natin yung plywood para sa wood grain design at yung mahogany wood ay para naman sa natural wood grain. So ngayon, ang uunahin natin yung plywood. Magagayak tayo dito ng epoxy primer white. Ang mix ratio natin dito ay 3-1-1. 3 parts ng epoxy primer at 1 part ng epoxy catalyst at 1 part ng ating acrylic thinner. Ipapahid natin ito gamit yung paintbrush, paint roller o kaya spray. Mag-aantay lang tayo ng 6 hanggang 12 oras para tuluyan itong matuyo. So ngayon, ang gagawin natin ay ipapahid natin ito gamit ang paintbrush. Pero syempre, linisin muna natin mabuti yung plywood, lihain yung mga dapat lihain bago tayo magsimula sa ating pagpapahid ng ating primer. Ayan, nandito na tayo sa pagmamasilya. So, makalipas yung 6 na oras, ginamitan natin ito ng masilya gamit yung glasurite body filler. Papahiran natin ito ng hanggang 2 patong at mag-aantay tayo ng 25 minutes bago ang kasunod na patong. Depende pa yan sa paghahalo ng ating body filler. Kapag ka sobra sa glasurite yung ating inilagay sa ating body filler, magre-resulta ito ng mabilis na pagtigas at hindi na natin ito maipapahid ng maayos. Kapag ka naman kaunting masyado yung ating inilagay, hindi na ito matutuyo. Magkakaroon lang tayo ng problema at babakbakin natin yung ating ipinahid. So dapat sakto lang yung ating ilalagay na hardener. Halimbawa sa isang kutsarang body filler, isa hanggang 2 patak lang ng ating hardener ang ating ilalagay para sa magandang paghahalo ng ating body filler. So, imimix lang natin ito ng mabuti bago natin ito ipapahid. Kailangan maging isa lang yung kulay nila. Thank you.
Ayan, makalipas yung pagpapahid ng ating body filler at nakalipas yung 25 minutes hanggang kalahating oras, maaari na nating lihain. So, ang gagawin natin dito para mas madali nating maliha yung ating body filler, papahiram muna natin ito ng lacquer thinner. At saka natin susundan ng papel dilihan number 100. Ang layunin lang ng ating lacquer thinner o yung purpose lang ng ating lacquer thinner upang mawala yung malagkit nito sa ibabaw. Dahil karaniwang malagkit ang ating mga body filler, kaya ito nagre-resulta na mahirap lihain. So sa pamamaraan na ito, mas madali natin ito maliliha. Matapos natin matanggal yung malagkit sa ibabaw ng ating body filler, maaari na natin ito lihain ng number 120. Mas madali na natin ito maliliha. Gawa na nga nung wala na yung malagkit sa ibabaw. Ayan, matapos natin malihan ng sander machine itong ating body filler, linisin lamang natin itong mabuti, siguraduhin na walang kahit na anong aligabok na matitira dito sa ibabaw ng ating plywood bago tayo magsimula mag-primer. Ayan, matapos natin maliha itong ating body filler, ang susunod naman natin gagawin, magagayak tayo ng ating epoxy primer para pang spray doon sa ating niliha. Ang ratio natin dito ay 3-1-1, 3 parts ng epoxy primer, 1 part ng epoxy catalyst, at 1 part ng ating acrylic thinner. Para doon sa mga nagtatanong kung gaano daw ba kalaki dapat ang gamitin cap para makapagtimpla ng ating epoxy primer. So, depende yan kung gaano karami o gaano kalaki yung inyong gagawin. Pagka marami ninyong gagawin, gumamit kayo ng malaki. Kapag konti lang, maliit ang inyong gamitin. Basta ang importante, masunod yung bilang ng 3-1-1. Gaya ng ginagawa natin dito, 3 cup ng epoxy primer at 1 cup ng epoxy catalyst at 1 cup ng acrylic thinner. So, ganun lang kasimple yung paggawa ng ating epoxy primer. Bago tayo magsimula sa pag-spray ng ating epoxy primer, linisin muna natin itong mabuti, siguraduhin na walang kahit na anong aligabok na naiwan sa ibabaw nito. Punasan natin ito ng malinis na basahan kung kinakailangan bago tayo magsimula mag-primer. So kung makikita nyo, yung ating basahan marumi. So ayan yung natitira niyang dumi sa ibabaw. Kaya kailangan matanggal yan bago tayo mag-spray. So bago yan, shoutout nga pala muna dun sa unang limang nag-comment sa last video natin.
So maraming maraming salamat sa inyong suporta at panunod at manatiling nakasubaybay para mas marami pa tayong ma-upload na mga step by step videos. Ayan, matapos tayo makapag-spray ng hanggang 3 patong ng ating epoxy primer, tapos na yung preparation sa ating plywood. Mag-aantay lang tayo ng 6-12 oras para tuluyan itong matuyo. So kung makikita nyo, maganda yung naging resulta o kinalabasan ng ating pag-spray ng ating primer. Wala siyang alon-alon, alikabok o dumi. So next step natin dito, yung kahoy naman ang ating ipiprepare. Ayan, tapos na tayo mag-prepare sa ating plywood. Ang isusunod naman natin yung ating kahoy. So kung makikita nyo, meron tong maliliit na groove. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin alisin yan gamit yung ating sander machine. Lalagyan natin ito ng papel dilihan number 60. Sasanderin natin ito hanggang sa pumatag. Ayan, kung makikita nyo, may malalalim pang parte dito sa ating kahoy. Kailangan natin alisin yung mga malalalim na yan at saka yung mga matataas. Siguraduhin na magiging patag itong ating kahoy. Lihain lang natin itong mabuti hanggang sa maging patag itong buong frame ng ating pintuan. Nang sa ganun, maging maganda yung resulta o kalabasan itong ating ginagawa. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, sa preparasyon nakasalalay ang kapit, tibay at ganda ng ating trabaho. So dapat malinis yung ating ginagawa at tama. So ayan, kung makikita nyo, patag na yung ating niliha. Wala na yung malalim na parte kanina. Yan ang dapat natin gawin sa buong frame ng ating pintuan para maging maganda yung resulta. Aalisin natin yung mga maliliit na groove na yan para maging malinis.
ituloy lang natin yung pagliliha hanggang sa matapos natin itong buong frame ng ating pintuan. Kung makikita nyo, malinis na siya, hindi ba? Wala na yung malalalim na parte at saka yung matataas na parte. At patag na rin siya. So, ang susunod natin gagawin dito, papayaran natin ito ng lacquer sanding sealer bilang first coating sa ating kahoy. So, dito gagamit tayo ng lacquer sanding sealer. Ang mix ratio natin dito ay 70-30. 70% ng lacquer sanding sealer, 30% ng acrylic thinner. Halimbawa, sa 1 litrong lacquer sanding sealer, ahalo pan lamang natin ito ng 1/4 liter ng ating acrylic thinner. So, bali magiging 1 and 1/4 liter yung ating lacquer sanding sealer. At ipapayad natin ito gamit yung paintbrush at mag-aantay tayo ng hanggang 25 minutes bago ito matuyo at maaari na natin ito masilyahan. Makalipas yung 25 minutes, maggagayak naman tayo ng ating pangmasilya. Dito gagamit tayo ng wood putty spare tight. Ang ratio natin dito ay 1 part ng wood putty, 1 part ng patching compound at lulusawin natin ito gamit yung acrylic thinner hanggang sa makuha natin yung kailangan natin pangmasilya o pambatak. At lalagyan lamang natin ito ng konting oil tinting color, burnt amber, upang maging kakulay niya o kalapit ng kulay ng ating kahoy, yung ating masilya. Ibabatak natin ito ng 1 hanggang 2 mano at mag-aantay ng 20 minutes bago ito maaring lihain.
So matapos natin maliha yung ating masilya, tapos na yung preparasyon natin dito sa ating kahoy. Ang prepare natin dito sa ating kahoy, liha, sealer, at masilya. So bali tatlong step lang yung ating ginawa. Ganun din dito sa ating plywood, primer, masilya, at primer. So yun lang yung mga pinaka dapat yung tandaan pagka magpiprepare ng plywood at kahoy. So ayan, kung makikita nyo, malinis na yung ating ginawa at masilyado na yung ating kahoy. So ang isusunod natin dito ay wood stain. Maaari natin itong haspian at pondohan.